back to my channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please give me some love by subscribing to my channel. And I hope gustuhan mo yung video na gagawin ko. At ang video na gagawin ko is usapang pampapote. So if you are interested sa video na ito, you can go ahead and watch my video. At kung ikaw naman ay hindi interesado sa video na ito, pwede mo nang hindi panoorin ang video nito, or you can just go away and manood sa ibang video. Okay? So, without further ado, let's get started! Ang i-share ko sa inyo na product ay talagang ginagamit ko at napatunayan ko na ito talaga ay effective. So, kung na-try nyo na ito at hindi ito epektibo sa inyo, kanya-kanya tayo ng skin type. Merong balat kalabaw at merong balat sibuyas. Yun yung term ko dun. Kasi ibig sabihin nun, yung balat kalabaw, makapal yung balat mo, hindi ka mabilis pumuti sa mga whitening product at yung mga balat sibuyas. Kunting product lang na paggamit mo ay puputi ka na or mabilis umepekto sa'yo yung mga skincare ng papote. Okay, so ano nga ba yung skincare na pampaputi na sinasabi ko sa inyo na effective para sa akin and hindi ko alam kung effective sa inyo. So number one na ginagamit ko is itong Kojisan soap. Nagbalik na ako sa Kojisan soap kasi 3 months ago, gumagamit ako ng Lux White Glutathione and effective naman siya. Kaya lang hindi ko siya in-continue is because hindi kaya ng aking budget. Kaya balik Kojisan soap na ulit ako. And same lang din naman siya ng effect. Ito nga lang, Kojisan soap ay matagal yung kanyang pagpapaputi. Yung kasing Lux White Glutathione, parang in 3 months, ma-achieve mo na yung ganitong puti, na hindi naman yung maputing-maputi like what I said sa mga review ko dun sa Lux White Glutathione. Nagbago yung kulay mo dun sa normal na kulay mo. Nag-gets niyo yun? Ibig sabihin, kung dati yung kulay mo ay, example, kung yung kulay mo ay ganito, kapag gumamit ka ng Lux White Glutathione, mas puputi ka pa. Pero hindi yung maputing-maputing-maputi. Yung tipong nagpa-inject ka na ng Lux, ng glutathione. Ganon. Ang init. Hindi ko kasi binuksan yung electric pan ko kasi naman yung electric pan ko sobrang ingay kahit bago pa siya. So balik tayo dito sa Kojisan soap. Dati pa ito na yung ginagamit ko nung nasa Singapore ako. 6 years ako sa Singapore at ito yung ginagamit ko na sabon. So pumuti ako ng konti. Hindi kagaya dun sa dati kong kulay na talagang hindi siya ganun kaputi. So yung effect nito sa akin, parang mga 1 year akong gumamit nito bago siya umepekto. Kagaya nga sinasabi ko na hindi katulad ng Lux White na talagang ikaw ay parang instant na in 3 months puputi ka. So isa pang product na ginagamit, ito kasi, wait lang, isa-isa tayo ano. So itong ginagamit ko na Kojisan soap, kapag gumagamit ka nito at binabad mo siya sa iyong katawan, ang ginagawa ko kasi, araw-araw ko siyang ginagamit, yung parang normal ka nagsasabon sa iyong katawan. Yung sasabon ka, tapos babanlawan mo. Every day ko yung ginagawa, pero every week na ginagawa ko, na ibinababad ko ito sa katawan ko, siguro mga 10, hindi naman 10, mga 5 minutes ko siyang ibinababad sa katawan ko. Kapag mahaba yung oras ko, mga 10 minutes, ganyan. So, ang nangyayari, ito kasi, kapag inibabad mo siya sa iyong katawan, parang siyang ang tawag doon ay, nakalagay dito micro-feeling ba yun? Yung parang namamalat yung iyong balat. Ibig sabihin yung parang, namamalat siya na, hindi naman yung nanunuklak-nuklak. Ano yung, so yung partner siya, kahit ano naman yung i-partner nyo, pwede as long as moisturizing lotion. Pero ito yung napili ko na Convine. White kasi, hindi masyadong mabango. Ayoko kasi na masyadong mabango. Naghahalo kasi yung lotion tsaka yung cologne na ginagamit ko. So, ito mild lang siya, yung amoy niya. Pero yung kanyang moisturizing effect, laway tumatas eh. Moisturizing effect niya is effective bagay na bagay dito sa Kojisan soap. Like what I said, kahit anong gawin yung lotion, okay as long as moisturizing. May isa pa akong ginagamit na sabon sa katawan, yung Dove na white. Hindi ko lang maipakita sa inyo ngayon kasi hindi ko na makita yung box
Nagamit ko na kasi, nabuksan ko na and natapong ko na yung box. Pero siguro ilalagay ko na lang dito sa screen yung kung anong tsura nung, kung anong kulay na sinasabi ko sa inyo na Dove soap. Yun kasi is Dove, para siyang Dove milk soap, ganun. Maganda rin siyang moisturizing sa skin. So, ginagamit ko rin siya, siguro, sabay ko siyang ginagamit eh. Hindi, alternate ko silang ginagamit para namo-moisturizing skin ko and then nag-whiten din siya dahil dito sa Kojisan. So, ang init. Three products sa aking skincare na pampaputi or pampaputi. Ang hirap niya magdi. Pampaputi. Yun, basta. Three products ng aking skincare na pampaputi. Okay, so yun nga ang nabanggit ko, itong lotion, baby powder, para ma-moisturize yung skin mo kasi nga gumagamit ka ng whitening product. And ang whitening product na sinasabi ko is itong Kojisan soap. Napaka-effective nito, murang-mura lang sa halagang 50 pesos. Meron ka ng 3 bar. So ganito siya. Pag binuksan mo to, dalawa yung laman. Kita ko sa inyo. Ganito siya pag binuksan. Ayan, dalawang ganito yung laman niya. Malaki na siya. Parang, ganito siya, malaki. So, pumapatak na 25 pesos ang isang piraso nito. And, nagamit ko ng, yung isang bar na ganito, parang 1 month ko siyang nagamit. So, diba, ang tipid-tipid na niya. And ito namang moisturizing lotion. Napakadala lang ko naman itong gamitin kapag nga inibababad ko sa skin ko yung Kojisan soap ng mga 5 minutes. Saka siya nagma-microfeeling, so gumagamit ako nito. Hindi naman ako madalas gumagamit nito kasi hindi ako mahilig mag-lotion. Feeling ko ang lagkit-lagkit ganun. Pero hindi naman siya malagkit, moisturizing. Moisturizing lotion nga. Pero feeling ko lang yon, okay? And yun nga sinasabi ko na Dove soap, yun ay moisturizing soap din. Mamo-moisturize din yung skin mo since gumagamit ka nga ng whitening product. Okay? So, kaya ko ginawa ang video na to kasi may nag-request sa akin, hindi ko na matandaan. So, ilalagay ko na lang dito yung pangalan na nag-request. Actually, matagal na yun. Hindi ko lang siya mapagbigyan kasi nga meron akong full-time job. Araw-araw akong may trabaho. So, hindi ko maisingit yung pag-vlog. And then, isa pang reason ay wala nga akong space para gawin yung ganitong pag-film. Okay? So, yun nga. Hindi ko alam kung nag-message siya sa aking Facebook page or sa aking personal Facebook or sa Instagram. Basta meron kasing nag-message sa doon sa Instagram, sa Facebook ko, sa Facebook page. Yun. Tapos yung sa may nag-request din ng aking skin, yung face, sa face, skincare ko sa face, may nagre-request din nun. I mean, hindi naman siya request, pero parang tanong siya ng tanong na kung ano daw yung mga ginagamit ko sa face ko. Tapos pag sinasabi ko na ganun yung ginamit ko sa face ko, ang dami niya tinatanong kung effective daw ba yun, ganito, ganyan, gaano ko na daw katagal ginagamit. So siguro by next week, gagawa din ako ng skincare sa akin face kung ano na yung ginagamit ko na product. Kasi dati gumawa ako and ngayon, medyo nag-iba na yung aking skincare na ginagamit. So, nagawa ko na. Okay, so, ito lang naman yung in-share ko sa inyo guys. And gabi na. And bukas ay Monday and start to work na naman ako from Monday to Saturday, 6 a.m. to 6 p.m. So, umaalis ako dito ng mga alas 5 ng madaling araw. Gumigising ako ng alas 4 ng madaling araw para mag-prepare sa aking sarili. And, kinishishare ko lang sa inyo na ako ay masaya ako dahil natupad ko na yung aking minimiti-miti na magkaroon ng sariling space para gawin yung mga ganitong bagay na gusto kong gawin, yung mag-vlog, yung mag-film ng mga ganitong klaseng video. So yeah, I hope nagustuhan nyo ang video na to. And kung nagustuhan mo ang video na to,
please give me a thumbs up. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe to my channel. And I hope patuloy mo pa rin ako panoorin. Hanggang sa muli! Bye!